took up my shame and broke every chain. You were crushed for my iniquities. I owe my life to you. I owe my life to you. You took up my pain and bore my sufferings. You took up my shame and broke every chain. You were crushed for my iniquities. I owe my life to you. I owe my life to you. In your blood there are miracles. In your blood me, there is healing. In your precious blood, in you, there's victory.
confess your goodness. Your grace is beyond reality. Your love is bigger than all my mistakes. Your peace is beyond understanding. And I won't dare escape from your presence. And oh, I'm desperate for you. Concept ng laro natin. And this game is open for everyone. Lahat kayo ay kasali. Okay? So, ang laro natin ay pinamagatang Guess the Bible Characters. Okay? Ulitin ko. Ang laro natin ay Guess the Bible Character. Okay? Are you ready? May premyo ba ang makakapanalo ng game na to? Yan ang tanong. Sige, sige, papremyohan natin. Mamaya, magdedesisyon ako kung ano maging prize. Pero for now, hulaan nyo muna kung sino itong mga Bible character na aking papahulaan.
Are you ready? Okay. Ang unang Bible character na sasabihin ko ay ina ni Samuel. Siya ang ina ni Samuel. Ito yung nanay na halos umiyak, magdamag para lang magkaroon ng anak. At ang kanyang anak ay si Samuel. So comment down below your answer. At yung pinakauna doon sa time, siya yung declared winner. Okay? Ina ni Samuel. So, paunahan na lang kayo dyan mag-comment. Okay, next. The next Bible character is, ito yung dalawang assistant ni Moses na nag-espiya doon sa lupang pangako na lilipatan nila. Sila yung dalawang assistant ni Moses na pinag-espiya niya sa lupang pangako na lilipatan nila. Sino silang dalawa? Okay? So, comment down below kung sino yung dalawang yon. At mamaya, i-announce natin kung sino yung declared winner. So, for today, yun lang muna yung mga Bible characters na papahulaan natin. Yung una, yung nanay ni Samuel. Pangalawa, sino yung dalawang assistant ni Moses o yung mga umaagapay sa kanya na pinag-espiyan niya doon sa lupang pangako na kanilang lilipatan. So, yan. Later, we will talk about the Word of God. But for now, we will worship the Lord through this worship song. See you later! Thank you.
Good morning again, Unstoppable Youth. So, kanina may nakita na akong comment ng sagot. At di ko muna sasabihin kung sino yon. Surprise! Pero alam ko kung bakit niya nasagutan yon. May mga nagturo sa kanya. Anyway, so before we start, let us all pray. Father, we thank you for your goodness. We thank you for your mercy, for your love, for your forgiveness, protection, provision for us. Hindi ka nagkulang sa amin, Panginoon. Napakabuti mo, O Diyos. For the past 2 months, you have provided us for what we need. Hindi mo pinabayaan ang mga anak mo, Panginoon. And for that, we praise you. Lord, I pray that today, as we talk about your word, ay marami itong maabot na kaluluwa. Maraming hearts ang ma-touch, maraming mga character ang ma-mold, maraming pamilya ang mabago, magkalapit muli dahil sa iyong salita. For your word is our life. It gives peace to us. It gives order in our lives. So Lord, we bring back all the glory and honor and praise unto your name. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. So yan. Dapat may mga Bible kayo ngayong oras na to. So I'd like you to open your Bible in 1 John chapter 3, verse 18. Meron tayong pag-uusapang maganda sa araw na to. And it's about love. Yan. Sino dito marunong magmahal? So yan, i-aano natin, i-tackle natin, i-discuss natin dito sa Bible, ano ba yung sinasabi ni Lord na tamang paraan ng pagmamahal, no? Nahanap niyo na? Nabasa niyo na ba? So let me read the passage to you in verse 18. Sabi dyan, "Dear children, let's not merely say that we love each other. Let us show the truth by our actions. Our actions will show that we belong to the truth. So, we will be confident when we stand before God." Amen. Verse 20, "Even if we feel guilty, God is greater than our feelings, and He knows everything." Amen. So dito, meron lang tayong konsepto ng pagmamahal na ituturo sa inyo. Amen. Kasi yung iba sa inyo, nakabataan, nami-misconceptualize ang kahulugan ng pagmamahal. Diba? Isa naman, we thought love is only true words. Pag sinabi mo, "Uy, mahal kita. Uy, I love you." Parang yun lang ang ibig sabihin ng pagmamahal sa inyo. Yung puro salita lang. Hanggang salita lang. Diba? Ang nakakalungkot, sa salita lang. Pero yung gawa, hindi nagre-reflect doon sa sinasabi mong mahal mo yung tao. Amen? So dito, ang sabi ng Bible, dapat daw magmahal tayo hindi lamang sa salita, kundi pati na rin sa gawa. Amen ba, mga kabataan? So if young people are watching right now, let me tell you this truth, that love is not only by words, but it also being manifested through actions. Okay lang na magsabi ka ng "I love you" o "mahal mo yung kapwa mo", pero dapat mas nakikita ang pagmamahal sa actions. Tama ba ako? Kasi ang pagsasabi ng mahal mo ang tao pero hindi nagre-reflect sa gawa mo, yun ay kasinungalingan. Yung mahal mo, sinasabi mong mahal mo yung magulang mo, pero yung hindi ka naghuhugas ng pinggan, hindi mo talaga silang mahal. Tama? Yung sinasabi mong mahal mo yung kapatid mo, pero inaaway mo siya,
hindi mo talaga siya mahal. Amen? So, dapat nagmamatch yung salita mo at yung gawa mo. So, that you can prove that you really love the person. Especially, your family right now. Kasi sila yung immediate person, immediate people na kasama mo ngayon. Ako, naniniwala ako na ito yung isa sa mga in-improve ng Diyos sa ating lahat, yung relationship natin sa loob ng bahay. Kasi nakikita ni Lord na dahil abala ang tao ngayon, hindi magkaroon o walang quality time to talk, to get bond with each other. Kaya siguro kinulong muna tayo ni Lord para matest, ma-improve natin yung pagmamahal natin, lalo na sa ating mga kapamilya. Amen? We can also show love through service. Diba? Gawa yun eh, service. Yung love kita, Lord. Pero hindi mo naman binibigay yung oras, kilos, panahon mo sa Panginoon. Hindi mo talaga mahal ang Panginoon. Our love is being proven through actions. Again, it's okay to say, I love you. I love you, Lord. Pero mas maganda kung sinasamahan natin ng gawa. Merong gawa. Gagawa ka ng paraan para maipakita mo doon sa taong sinasabihan mo na mahal kita, na talagang mahal mo siya. That's the biblical principle of love. Amen? Hindi lang yan yung kilig-kilig o parang romansa lang lahat ng pagmamahal. It's not all about romance. It's not all about kilig factor. Love is being proven through actions. Did you learn something? Okay, ano pa? Meron pa sinasabi dito sa verse. You should also love by the truth. Ayan, no? Truth and actions. Sinasabi mo, mahal mo yung tao, pero pinagtatakpan mo yung mali. O, tama ba yon? Pinagtatakpan mo yung kapatid mo na may maling ginagawa. Pagmamahal ba yon? Diba? So, dapat ang pagmamahal hindi namumuhay sa kasinungalingan. Kung kanina, mapapatunayan mo, mahal mo siya sa pamamagitan ng gawa, ngayon naman, samahan mo din ng katotohanan. Diba? Yung pagmamahal, namumuhay yan sa truth. Because God is a God of truth. Hindi siya kailanman mabubuhay sa kasinungalingan. So, kung nagmamahal ka talaga, dadalhin mo yung tao na yon sa truth. Uy, alam mo, brother, mali ang ginagawa mo. Uy, sister, hindi mo dapat ginagawa yan. Uy, umamin ka na. Uy, sumuko ka na. Ganun ang pagmamahal. Kahit masakit yon sa pandinig niya, kahit hindi niya tanggapin yung katotohanan na yon, tell him or tell her the truth because that shows you love the person. Amen? Oo, magkakagalit kayo kasi nasaktan siya, na-offend siya doon sa sinabi mo. Pero sa pamamagitan nun, doon mo napakita sa kanya yung pagmamahal mo. Sa katotohanan, nabubuhay ang pagmamahal, hindi sa kasinungalingan. Madalas, para lang hindi mawala yung tao na yon, or para magtagal kayo, no? Magtagal yung relationship nyo, or hindi mawala yung kaibigan na yon, ito tolerate mo. Kukonsinte mo yung kamalian niya. Ay, okay lang yan, sige. Basta magkaibigan pa rin tayo. Okay lang yan, basta huwag ka lang mawala sa church. Okay lang yan, kasi kapamilya naman kita, mahal kita. Ang Bible ay nagsasabi po ng totoo. Hindi nyo po mahal yung mga taong yan kung sila ay kinukonsinte ninyo. Because the Word of God is telling us that you love by showing the truth and through actions. Amen? I know, so that we belong to the truth. Para mapabilang ka doon sa katotohanan, dapat dalhin mo yung taong yon sa katotohanan. Yung mga mahal mo, dalhin mo sa truth. Amen? Dalhin mo sila sa katotohanan. Okay, tara, church tayo.
uy, mali ang ginagawa mo. Diba? That's how you show them that you love them. Not by tolerating the wrong. Kasi kapag tinotolerate mo sila, ikaw ang dahilan kung bakit nasisira ang buhay nila. Ikaw ang dahilan kung bakit nasasadlak yung tao na yon sa kasalanan. If you will not correct them, if you will not show them the truth, then you are the sole responsible for his destruction, for his sinning. Ikaw ang dahilan nagkakasala siya. Ikaw ang dahilan na nasisira ang buhay niya. O yan, di ba? Hindi mo talaga siya mahal kapag ganon. So, yan yung biblical principle ng pagmamahal. Ito ay general love. Hindi to yung parang love lang para sa isang tao, dalawang tao. God's love is generic, pang lahat. No? Pang pamilya, pang disciple, pang friend, pang ano. Kaya, tinuturo natin to sa inyo para malaman ninyo yung totoong konsepto ng pagmamahal. Dapat ipang-ibabaw nyo sa mga puso ninyo yung totoong concept of love, and that love is from the Bible. Jesus gave His life for us. That's action. Di ba? Hindi lang niya sinabing mahal niya tayo, pero from heaven, He came down on earth, became a man like us to prove His love for us. Una, ginawa niya yun. Pangalawa, sinabi niya yung totoo sa mga tao. Dahil mahal niya yung mga tao, He told them the truth. Diba? Hindi nagsinungaling ang Panginoon na maliligtas sila sa kasalanan, no? Kung gagawin nila itong mga bagay na ito. Hindi nagsinungaling ang Panginoon tungkol sa bagay na yon. He even preached the truth kahit na ang daming nagalit sa kanya. Ang daming Pariseo na nagalit sa kanya. Ang daming mga Romano na nagalit sa kanya. Kasi sinasabi niya yung totoo. Yun ang pagmamahal. That's the biblical love. We can see it through the example of our Lord Jesus. Amen? So if you love someone, you will show it through your actions. Pagsilbihan mo, no? Bigyan mo ng panahon, kausapin mo, o kung kagalit mo yung mahal mo, patawarin mo na siya. Lalo na kung magkakasama lang kayo sa loob ng bahay, magpatawaran kayo, no? Magkaroon kayo ng spirit of forgiveness. Kasi pag wala kayong pagpapatawad, ibig sabihin hindi niyo mahal yung mga tao sa loob ng bahay. Diba? Yung parang tuwing nakakita mo yung mga kapatid mo, yung nanay, tatay mo, parang lagi kang galit. So kung galit ang namumutawi sa puso mo, ibig sabihin hindi mo sila mahal. Kaya kung ayaw mo magkatotoo yun, dapat tanggalin mo yung galit sa heart. Kasi ang galit ay espiritu. Yan ay evil spirit. So you remove the anger in your heart and let the spirit of forgiveness flow in your heart. We don't have a perfect family. Lahat tayo. Hindi naman perfect ang family. Pero ang part mo as a disciple, as a Christian, ay magpatawad. So you serve your family, you show them, you love them through your actions, and also tell them the truth. Amen? Huwag kang matakot na magsabi ng totoo, kahit na masakit. Kung sa leader ka, especially if you are a leader and nakikita mo yung mga cell members mo, mali yung ginagawa, do not hesitate to tell them the most hurtful truth, kahit na magalit sila sa'yo. That proves you love them. Pero yung mga nagtatakipan, di ba, pinagtatakpan, oy, hindi niya ginagawa yan. Tapos, nagsisinungaling para lang hindi mawala yung tao na yon. Lalong nawawala, lalong nasisira ang buhay. Kasi namumuhay sa kasinungalingan. Di ba? Tama ba? Merong mga, eto pa, may mga friendships na itinatagong may relasyon sila, sinasabi nilang mahal nila isa't isa, alam nilang mali yun,
Pero, dahil pinagtatakpan nila, edi pinipilit nilang tama yon. Do you think that's love? They are telling each other, they love each other, pero parehas nilang dinadala ang isa't isa sa kasinungalingan. Tingin nyo ba, tama yon? Tama ba yon? Parehas na kayong disciple? Dalin nyo ang isa't isa sa kasinungalingan dahil mahal nyo ang isa't isa? Is that a right thing? Huwag nyong i-misconceptualize ang pagmamahal. Huwag nyong sabihing mahal nyo isa't isa pero pinagtatakpan nyo isa't isa. Hindi yun pagmamahal. Kasinungalingan yun. Diba? Yung magkaibigan kayo pero nagtatakipan kayong dalawa. Yun na ba ang pagmamahalan nyo? Magtakipan? Para ano? Para masira yung buhay nyong dalawa? Mag-isip kayo mabuti, di ba? Meron tayong mga ganong cases. Marami tayong kilala na ganon. No? Dinadala ang isa't isa sa kasinungalingan dahil sinasabi nilang mahal nilang isa't isa. Pero, ano nangyayari? Their lives are being destroyed. So, I hope this will be an awakening to all of you. Lalo pat hindi namin kayo nakikita ngayon. Baka mas lalo kayo nagtakipan, ano? Hindi namin kayo nakikita personally. So, I hope this word of God will awaken the hearts of our young people. Love by actions and truth. The example of love is Jesus. Not Wattpad, not movies, not everything. Our love is from the Bible. Magmahal ka ng tama. Ito, sa Bible mo, kunin ang konsepto ng tamang pagmamahal. Huwag mong dalhin yung kapwa mo sa kasinungalingan. Diba? Huwag mong ipilit yung bagay na hindi papanahon. Huwag ipilit ang tao na hindi para sa'yo. Amen! Huwag mong ipilit! Huwag nating pinipilit kasi maraming kabataan, ipinipilit na mahal yung taong yon, pero hindi pa nga panahon. Do not force time. Do not force people. Do not force the situation to come up with your wish. Huwag ganon. Huwag nating ipilit kasi ang pagmamahal ng Panginoon hindi na mamuwersa. Kung biblical person ka, kung ang mentality mo ay galing sa Bible, iisipin mo mabuti. Ang pagmamahal hindi niya na mamuwersa. Hindi ka mamuwersa mangyari ang lahat ng gusto mo ngayon. You will learn to wait. Amen? You will learn to wait upon the Lord, upon His will. You will learn to wait for the right time. Huwag mong ipilit yung mga tao o bagay na hindi pa para sa'yo. Learn to love with actions and in truth. And love is patient. Hindi yan nagmamadali. Amen? O kung nagmamadali ka, hindi ka talaga nagmamahal. Nagmamadali ka lang. Huwag kang magmadali. Amen? Kung talagang tunay kang kaibigan, hindi mo pagtatakpan ng kaibigan mo para magsinungaling. Kung ikaw ay totoong kapatid, hindi mo pagtatakpan yung kapatid mo sa kasinungalingan. Yan ang pagmamahal. Walang halong kasinungalingan. Amen? Walang lies. Love is pure. Love is patient and kind. So I hope you learn something from the Word of God and you share this truth. No, may isa pa akong challenge sa inyo. Gamitin niyo yung skills niyo sa photography. Alam ko may mga mobile phones kayo, di ba? So, mag-picture kayo ng isang scenery outside. Parang tingin mo maganda. Mare, sunset. Tapos, i-relate mo yon sa natutunan mo ngayong araw. Nagagets nyo? Magpipicture kayo ng isang scenery sa labas, sa loob ng bahay, na something related to our
topic today, and then you post it on your social media, on your Facebook, Instagram, Twitter, whatever. Kung anong meron kang social media account. Amen? So, if you learn something today, palakpakan natin ang Panginoon. So, sige, magpipray ko na kayo. And then later, after this prayer, i-announce natin kung sino yung nanalo. Tapos, sa cheesy na lang natin pag-usapan yung inyong prize. Okay? So, let us pray. Thank you, Lord, for the truth of your word. Thank you for awakening us through this word na ang pagmamahal ay hindi lang salita, pati na rin sa gawa at katotohanan, Panginoon. Yan ang ilagay mo sa puso ng mga tao, Lord. Yan ang konsepto ng pagmamahal na itanim mo sa kanilang mga isip at puso. Dahil ngayon, we are being influenced by this world to love wrong, sa maling paraan. Minsan materialistic, minsan pleasure, minsan sa sex na lang, minsan sa ibang bagay pa. Panginoon, hiniyan ang konsepto ng love. The love that comes from you is pure and walang halong kasinungalingan, walang bahid ng kasamaan. Panginoon, yan ang ilagay mo sa amin, lalo na sa mga kabataan. Tulungan mo na mga young people namin ay magmahal sa actions at lalong-lalo na sa truth. Dahil ang spirito mo ay never mamumuhay sa kasinungalingan. Your spirit always lives in the truth. So God, help us. Hindi namin kaya itong gawin kung wala ang iyong spirito. Kailangan namin ng iyong spirit, Lord. Help our hearts to be strong. Help our spirits to be strong. Help our mind to think wise. Help us, O God. Lord, bless our young generation, and I hope through this word of God, they will be able to spread the right love to their families, to their friends, and to their fellow people. We thank you and we lift you up everything. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Father. Okay. Are you excited? Who got the right answer? Sige. Isa lang naman siya, di ba? Wait lang, guys. Alright. Wait. Si Jillian. Pero, iba yung gamit niyang account. Sa mommy niya to. So, ang ating winner ay si Jillian Diel Rosales. Congratulations! So, ang tamang sagot ay si Anna at saka si Joshua and Caleb. So, later, Jillian, chat tayo. May cellphone ka naman, di ba? Sa GC, i-mention kita doon mamaya. Okay? So, with that, thank you, guys. I hope you are inspired and you are enlightened by the Word of God. See you again next Saturday. God bless! You've created, we stand, all that you've been.